Sa kwentong ito, ay lalahad natin ang malagim na kwento ng pamilya kay Lor. Sila ay isang pamilyang American na naninirahan sa isang malaking bahay sa Weatherford, Texas. Tatlong henerasyon ng pamilya ay nagkakaisa sa isang masilayan na grupo, laging masaya at naglalaan ng oras para sa isa't isa. Subalit isang araw, nagkaroon ito ng makapanlulumong wakas. Natira na lamang ang dalawang miyembro ng kanilang malaking pamilya. Hindi agad nakarating ang mga opisyal para tumugon sa kanilang nakakabagabag na tawag sa 911. Sino nga ba ang makakagusto na patayin ang buong pamilya sa isang hapon ng Thanksgiving? Bakit mayroon bang kalaban ang masayang pamilyang ito? Sa pag-aaral ng mga detective, unti-unting inimbestigahan ang isang kahindek-hindek na kwento na puno ng selos, kawalan ng kumpiyansa, at pagkukulang sa kahusayan. Ito ang buong kwento ng pamilya Kaler. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Noong araw ng Thanksgiving noong 2009, nagtipon ang pamilya Kaler para sa hapunan sa bahay ni Lola Dorothy. Kasama nila si Karen, James Craig, at ang tatlong anak nito, na dalawang dalagang teenager at isang 10 taong gulang na batang lalaki. Ngunit sa kabila ng masayang pagtitipon na ito, ang lahat ay nauwi sa isang masamang katapusan. Sa loob ng isang oras mula nang magtipon ang pamilya sa hapagkainan, tinawagan ang 89-anyos na Lola Dorothy ang 911. Ang operator ay nataranta. Si Dorothy ay hindi mapakali at patuloy na nananawagan na magpadala ng tulong agad. May taong bumaril sa kanyang bahay. At ang mga huling salita niya ay lubos na makakapanindig balahibo. Natagpuan ang kanyang bangkay sa sahig ng kusina, at ang mga opisyal ay hindi na makapagsagawa ng kahit anong tulong para sa kanya. Sinundan ng isang opisyal ang madugong nitong katawan ng krimen papunta sa living room. Doon ay natagpuan niya si Karen, 44-anyos, na nasa parehong kalagayan. Siya ay nasa sahig, nakahiga sa likod, at waring hindi humihinga o may tibok ng puso. Kasunod nito ay si Emily, na anak ni Karen na 18-anyos, na patay rin. Siya ay binaril sa dibdib. Marahil ay nagtago o nahulog siya sa likod ng sofa o sa mesa, ngunit bago iyon, sumagi sa isip niya, ano ba ito? Ilang tao pa kaya ang natira? Habang iniisip ito, bigla na lamang may narinig ang opisyal, habang pinaghahanap ang karagdagang karamihan. Kasunod ng madugong nitong pag-aalala, ang isang opisyal ay may narinig na munting tinig mula sa itaas. Isa itong babaeng tinig na nakikiusap ng tulong. Ito ay mula kay Lauren, ang isa pang anak ni Karen na 16-anyos. May tama rin siya ng bala sa likuran. Kritikal ang kanyang kalagayan, ngunit ito ay nakikipaglaban para mabuhay. Tumagal siya ng ilang minuto bago siya pumanaw. Bago ito, nakipag-usap siya sa opisyal at ibinunyag kung sino ang may sala sa pagpatay sa kanilang pamilya. Ang kanyang huling salita ay, si Craig. Nagdulot ito ng matinding gulat at takot sa mga awtoridad. Si James Craig Kaler ay kilala sa iba't ibang mga akala ang mga mamamayan sa kanilang komunidad. Sa unang sulyap, itinuturing sila ng kanilang mga kaibigan na isang perpektong pamilyang Amerikano. Subalit, ang likod ng kanilang pribadong buhay ay puno ng sikreto at mga pangyayaring hindi inaasahan. Ipinagpapalagay ng mga awtoridad na ito'y may kinalaman sa malupit na kontrol at karahasan na isinagawa ni Craig sa kanyang asawa na si Karen. Ang pagtaas ng sweldo ay napakalaki. Hindi mapantayan ng kanilang pamilya ang oportunidad na ito. Ito ay hindi lamang isang mataas na kita, kundi isang respetadong posisyon sa kanilang komunidad, kaya't, lumipat sila sa isang mas malaking bahay sa Weatherford, malapit sa Fort Worth. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng dalawang karagdagang anak, isang pangalawang anak na babae, si Lauren, at isang lalaking anak na si Sean. Kaagad silang naging bahagi ng Weatherford. Si Karen ay nagbabake ng mga cake at nag-aalok ng pagkain sa kanyang mga kapitbahay. At ang mga bata ay magiliw, masayahin, at handang maglaro kasama ang iba pang mga bata sa komunidad. Ang panganay na si Emily ay matalino, masunurin, at nagnanais na gawin ang tama, na katulad ng kanyang ina.
Siya ay malikhain at matalino. Si Emily ay pumasok sa St. Louis College of Pharmacy. Samantalang si Lauren ay isang mag-aaral na may karangalan sa Columbia High School. Siya ay medyo kakaiba, mas malikhain, at palaging naghahanap ng iba't ibang perspektiba. Ang parehong mga babae ay miyembro ng all-girls rock band. Sila'y nagtutrumpeta, nagpa-play ng mga instrumento, at kumakanta. Ina-admire ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay ang buong pamilya. Sila ay isang halimbawa ng isang pamilyang all-American. Ngunit alam natin pareho na hindi natin nakikita ang mga lihim na itinatago sa likod ng sarado nilang pinto. Minsan, ang mga pamilyang tila perpekto ay may mga nakakalulang sikreto. Ipinagtapat ni Karen sa kanyang kapatid na si Lynn na unti-unting naging mas mainitan ang ulo si Craig sa kanilang pagsasama. Nag-umpisa na siyang magbigay ng curfew at allowance kay Karen. Binabantayan niya ang bawat galaw nito at gusto niyang makita ang mga resibo ng kanyang mga binibili. Kinakailangan din na magkaroon sila ng maselang relasyon tuwing alas 8 ng gabi. Nakakagulat, hindi ba? Kung hindi niya ginawa ang nais ni Craig, mawawalan siya ng kalayaan. Maari natin sabihin na si Karen ay hindi na nasa isang consensual na relasyon. Ginagawa na lamang niya ang mga nais ng kanyang asawa upang iwasan ang galit nito. Siya ay naging bihag sa isang bagay na tunay na nakakatakot, at ang tanging dahilan kung bakit siya hindi umaalis ay ang takot kay Craig. Mas pinili niyang sundan ang mga nais nito, okay na lang, asahan na niyang ito ang ginagawa ko para hindi na ako makaranas ng galit. Sa paghahangad na makamit ang kalayaan at kapayapaan ng isip, sumali si Karen sa isang lokal na gym kung saan siya pupunta araw-araw habang ang mga bata ay nasa paaralan at si Craig ay nasa trabaho. Sa kanyang pag-aalala, hindi nagwala si Craig nang malaman niya ang tungkol sa bagong hobby o trabaho ni Karen. Sinabi niya na maaari itong gawin ni Karen ang anuman basta't siya ay nakakauwi ng maaga upang alagaan ang mga bata. At alam mo ba? Sa gym rin natagpuan ni Karen ang isang kapwa personal trainer na si Sonny Reese. Naging mabilis ang magkaibigan si Karen at si Sonny, ngunit sa madaling salita, alam na nilang ito ay higit pa sa magkaibigan. Sila ay nagmamahalan. Ang aking teorya ay si Karen ay sobrang napagod sa maraming taon, at sa wakas, mayroong interesadong maganda sa kanya sa isang positibong paraan at inalagaan siya ng mabuti. Ito ay isa sa mga mayaman at makabuluhang kwento ng pag-ibig, hindi lamang isang pagtaksil. Alam ni Karen na kailangan niyang ipaalam sa kanyang asawa, anuman ang mga kahihinatnan. Sa pinakamasamang kaso, maghihiwalay sila, hindi ba? Hindi naman tila masaya si Craig kay Karen sa anumang paraan. Nang sabihin ni Karen kay Craig, hinikayat ni Craig si Karen na patuloy na makipagkita kay Sonny. Pero hindi nagtagal, nawala ang kakaibang fantasy ni Craig. Sa halip, tila bumalik sa kanya ang kanyang mga dating paraan ng pagiging mapanakot. Ngayon, ang kanyang misyon sa buhay ay piliting hiwalayan si Karen kay Sonny. Nagtrabaho si Craig ng masikap upang makuha ang isang bagong trabaho sa isang bagong bayan, sa Columbia, Missouri. Siya na ngayon ang pinakamataas na bayad na empleyado sa lungsod. Noong Hunyo taong 2008, umalis ang kanyang buong pamilya upang lumipat sa isang bagong bahay sa Colombia. Inilagay niya ang 700 milya sa pagitan ni Karen at Sonny, na umaasa na ito ay magwawakas sa kanilang relasyon. Ngunit syempre, hindi ito nangyari. Nagpapadalhan pa rin ng mga text at tawagan ang magkasintahan, nagsusulat ng mahabang mga email, at nagkikita sa kalagitnaan kung may pagkakataon. Ito'y tila isang bawal na pag-ibig ang parang sa mga kabataan na lalong pinatibay ng mapanakot na magulang na si Craig. Walang sasabihin pa, si Karen ay hindi nakasal sa kanyang asawa. Noong bagong taon ng 2009, nagdiwang si Karen at ang kanyang pamilya sa Weatherford, at naroon din si Sonny. Ang kanilang relasyon ay hindi nalihim. Alam na ito ng mga anak na babae ni Karen. At ang sino mang hindi alam, nakakita ng kanilang tinginan noong gabi na iyon. Ito ay isa pang huling suntok kay Craig. Pagkatapos ng party, nag-away sila sa buong gabi hanggang itulak ni Craig si Karen. Tumama ang ulo ni Karen sa kalsada noong gabi na iyon.
Siya ay natatakot para sa kanyang buhay. Ilan na araw ang lumipas, ibinigay niya sa kanya ang mga papeles ng diborsyo. Lumipat siya sa isang kwartong bakante sa bahay, na umaasa na ito ay magbibigay sa kanya ng sapat na kaligtasan mula sa kanyang galit na asawa. Nagpatuloy si Craig sa desperadong pagtawag sa pamilya ni Karen. Araw-araw, lumilipat siya mula sa pakiusap sa kanila na kumbansihin si Karen na tanggapin siya muli hanggang sa paninira laban dito. Tinawag niya itong mga pangalang may kaugnayan sa lesbian affair at inakusahan siyang nais nitong nakawin ang lahat ng kanyang pera at mga anak. Kapag hindi siya nang aabala sa pamilya ni Karen, ibinubuhos niya ang kanyang galit kay Karen. Naging sobrang masama ito na nauwi sa pag-email sa kanya ni Sunny. Narito ang sinabi ni Sunny, "Hindi mo pwedeng piliting, bantaan, o hiyain si Karen tulad ng ginawa mo kahapon at asahan mong magmamahal siya sa iyo dahil dito. Nananatili lamang siya sa iyo dahil sa tingin niya ay ito ang pinakamabuti para sa mga bata. Hindi kanya mahal, Craig, hindi tulad ng iniisip mo." Noong Marso, matapos ang isa pang bugbugan, tumawag si Karen sa mga awtoridad at ipinakulong si Craig. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, sa paglipas ng panahon, lumilitaw na si Craig ay mapanakot. Natutunan kong sa mga oras na ito ay may kakayahan siyang gumamit ng puwersa. Ang mga isyo ay iba't iba, ngunit natuklasan kung paano ito maiiwasan maging magulo. Kapag ang pera ang naging problema, hindi ko sasabihin sa kanya kung magkano ang mga bagay, gaya ng mga groceries, damit, at iba pa, ay nagkakahalaga. Kapag ito ay mga alas 6, naisip kong mas madali na lang na ibigay sa kanya ang nais niya gabi-gabi kaysa tanggihan. Minsan, tinanggihan ko. Kilala na siyang mapilit at masama. Natatakot akong lalala ito ng sobra na baka may magdusa ng malubha. Tunay na nakababahala na si Karen ay napilitan sa mga hindi kanyang kagustuhang gawain ng matagal na panahon. Kahit may asawa at mga anak ka, kailangan mo pa rin ng pahintulot ng iyong partner sa bawat pagkakataon. Si Craig ay isang halimaw at matagal na naniniwala si Karen na mas masaya ang kanyang mga anak sa isang maayos na pamilyang buhay. Ngunit ang buhay na ito ay hindi na maayos. Sa katunayan, maraming psikolohista ang sumasang-ayon na mas traumatiko ang pagsaksi sa nakakatakot na away ng mga magulang kaysa sa paglaki na kasama ang isang magulang lamang. Nag-file ng kaso si Karen at lumipat kasama ang kanyang tatlong anak mula sa bahay ng kanilang magulang. Pagkatapos nito, tinanggal ni Craig ang kanyang mga anak na babae sa kanyang buhay. Tinanggihan niyang makita sila at pag-usapan pa. Nais lamang niyang makita ang kanyang anak na lalaki na si Sean, si Emily at Lauren ay masaya na mailabas sa nakakalasong kapaligiran at lubos na sumusuporta sa relasyon ng kanilang ina kay Sunny. Ito ay lalong nagpapalala ng galit ni Craig. Tinukoy niya ang kanyang mga anak na babae bilang nabubulok. Samantala, si Craig, ay ginugulo niya ang kanyang dating asawa at pati na rin nagtangkang pumasok sa kanyang bahay upang manghack ng kanyang mga email at mag-install ng mga kamera. Nang makita ni Karen na sinira ang mga gulong ng kanyang kotse, tumawag siya sa 911 at ulit na iniulat si Craig. Noong tag-init ng 2009, lalong nagiging lumalala ang kilos ni Craig. Magastos siya sa trabaho, mabilis magalit, palaging ipinapakita sa mga kasamahan sa trabaho ang mga larawan ng kanyang pamilya, at kahit biglaan siyang umaalis ng trabaho. Bakit? Para bantayan si Karen habang siya ay nasa trabaho. Noong Setyembre taong 2009, tinanggal si Craig sa trabaho. Binayaran siya ng 2 buwang sahod, ngunit sa kanyang mga kamakailang record, malamang na mahirapan siyang humanap ng marerespetadong trabaho sa lalong madaling panahon. Kaya't bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Narating na niya ang pinakamababang punto. Noong Sabado, 29 ng Nobyembre taong 2009, nagtipon-tipon si Karen at ang kanyang mga anak sa bahay ni Lola Dorothy upang ipagdiwang ang Thanksgiving. Si Dorothy ang nagmaneho nung araw mula sa kanyang Kansas farmhouse patungo sa pamilyang bahay ni Craig upang sunduin ang 10 taong gulang na si Sean. Naispent niya ang Biyernes kasama ang kanyang ama, ngunit mag-iiwan ng Sabado kasama ang kanyang ina. Nang gabi na iyon,
natanggap ng emergency services ang isang nakakatakot na tawag. Nang dumating ang mga opisyal sa lugar, natagpuan nila ang isang nakakatakot na eksena. Si Karen, Dorothy, at Emily ay patay na. Si Lauren ay umiiyak sa kanyang mga sugat, ilang segundo pagkatapos sabihing ang lahat ng ito ay gawa ng kanyang ama. Samantala, lumabas na umiiyak si Sean sa harap ng kapitbahay ni Dorothy. Nangungulila siyang ipatawag ang 911. Nang makausap ng mga unang tumulong kay Sean, kumpirmado rin niyang si Craig ang gumawa ng masamang gawain. Siya ay naglilinis ng mga barya nang makita niyang pumasok si Craig sa bahay ni Dorothy na may dalang baril. May malamig at masamang tingin ito at hindi nagkaroon ng anumang ugnayan sa kanyang pamilya. Siya ay may layuning patayin ang lahat ng mga ito sa araw na iyon. Alam ni Sean na kailangan niyang tumakbo. Hindi niya maliligtas ang kanyang pamilya. Sa loob ng ilang minuto, isang abiso ang ipinadala para sa pag-aresto kay Craig. Doon nga nakapansin ang isa na may lalaking iniwan ang kanyang truck sa kalagitnaan ng kawalan at tumakbo sa isang liblib na kalsada. Natukoy na ang sasakyan ay kay Craig. Nang suriin ng mga pulis ang kotse. Natagpuan nila ang maraming bala, isang hindi pa nabuksang lalagyan ng gamot para sa anxiety, isang backpack na may mga kagamitan pang linis at mga delat ang pagkain. 8 oras matapos matuklasan ang pangyayari ng alas 7 ng umaga, naaresto si Craig. Siya ay nagmukhang nawawala at magulo. Nang makita niya ang mga opisyal, lumapit siya sa kanila at sinabing, "Ako ang hinahanap niyo." Gusto na lamang niya na matapos ang lahat. Sa unang plano, plano niyang tumakas, kaya't may mga gamit pang linis at pagkain. Mayroon din siyang daan-daang dolyar sa kanyang bulsa, pati na rin mga guwantes, flashlight, at isang bag para sa pangangaso. Ngunit pagkagawa niya ng kanyang kasalanan, napagtanto niya na hindi niya magagawa ang kanyang plano na tumakas. Siya ay inaresto at sinampahan ng 4 na kaso ng unang degree na pagpatay. Ipinaliwanag ni Craig kung paano siya nag-obsess sa relasyon ni Karen kay Sonny, ngunit hindi siya nagsalaysay tungkol sa kanyang pagiging kontrolador o kung paano niya pinalaya si Karen sa mga taon bago iyon. Pinagtanggol ng abogado ni Craig na ang pagkawala ng kanyang asawa dahil sa isang mainit na relasyon, pagkawala ng trabaho, at ang pagkakaroon niyang manirahan muli sa kanyang mga magulang ang nagdulot sa kanya ng mental na karamdaman. Ito ay pinatunayan ng hindi pa nabuksang lalagyan ng gamot para sa anxiety sa kanyang kotse at ang katotohanan na hindi niya sinubukang tumakas o takpan ang kanyang mga aksyon noong gabing iyon, sabi nila. Sa huli, inaangkin ng depensa na noong gabing iyon, bigla na lamang nagtaka si Craig. Ito ay hindi premeditated. Sinasabi nila na siya ay sobrang labis na hindi malusog, siya ay diagnosed na may depression, anxiety, OCD, narcissistic at historian personality disorder. May katwiran ito ayon sa kanyang naunang asal sa kanyang kasal, pati na rin ang kanyang pagka-obsessed na kontrolin ang kanyang partner, hindi pinagtutuunan ang mga kagustuhan at pangangailangan ni Karen, at ang kanyang pagnanasa na magkaroon ng kaayusan at paulit-ulit ay maaaring maiugnay sa mga sakit na ito. Gayunpaman, tulad ng itinuro ng taga-akusasyon, ito ay nagpapaliwanag lamang sa matagal na asal ni Craig, hindi lamang sa isang biglang sumabog. Sa mga taon ng 2008 at 2009, si James Craig Kaler ay nahatulan ng sala sa lahat ng 4 na kasong pagpatay ng unang degree. Hindi tinanggap ang kanyang pagmamakaawa na siya ay baliw. Walang emosyon na ipinakita si Taylor ngayon habang kanyang natanggap ang kanyang kapalaran. Ang hatol ng kamatayan ay isang pagpaparusa para sa pagkamatay ng 4 na miyembro ng pamilya. Hindi lamang nagsalita at humingi ng paumanhin si Craig para sa kanyang mga aksyon, sinubukan pa niyang lumabas ng kwarto at hindi makinig sa mga pahayag ng mga biktima. Inatasan siya ng hukom na manatili. "Mahal na mahal ko si Lola White. Mahal na mahal ko si Karen, Emily at Lauren at sila'y magiging alaala namin hanggang sa wakas ng aming mga araw." Mula sa death row, sumulat si Craig ng ilang mga liham sa mga opisyal na nagsasabing siya ay naging maluwag na matapos patayin ang kanyang pamilya. Wala pa rin siyang pagsisisi. Pakiramdam niya'y pinalaya niya ang kanyang anak mula sa relasyon ni Karen kay Sonny. "Oo,
Ang kanyang ginawa ay isang malupit na krimen. Kawawa naman si Sean na kinailangang mabuhay na may alaala ng pagkawala ng kanyang buong pamilya sa kamay ng kanyang baliw na ama. Ngunit hindi pa rin nauunawaan ng kanyang ama ang kanyang ginawa sa kanya. Hanggang sa ngayon, taong 2023, patuloy na nagtangkang mag-apela si Craig laban sa kanyang hatol, ngunit lahat ng kanyang mga apela ay patuloy na tinatanggihan. Lumaki si Sean kasama ang kanyang mga lolo at lola. Nagtapos siya ng high school at ngayon ay nagtatrabaho sa Kansas. Umaasa tayo na siya at ang mga natirang buhay sa pamilyang ito ng mamamatay tao ay makakabuo ng normal at masayang buhay at malalampasan ang nakakakilabot na kwento na ito. Salamat sa panonood. Ano ang iyong opinyon sa kaso na ito? Mag-iwan ng komento.